Sige po, tumayo po tayo. Babasahin natin ang ating passage. Isaiah chapter 40 verses 27 hanggang 31. Isaiah chapter 40 verses 27 hanggang 31. Isaiah 40 verses 27 hanggang 31. Ito ang salita ng Diyos. Verse 27, "Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Ang binasa natin ay ang salita ng Diyos. Makaupo po na tayo. Sa Book of Isaiah, mula chapter 40, so starting dito sa chapter natin, hanggang sa pinaka-last chapter, which is chapter 66, ito ay serye ng mga pagpapala at mga graces at mga comfort ng mga salita ng Diyos. So mula chapter 40 onwards hanggang last chapter, these are series of comforting and gracious words from the Lord. All the while, mula chapter 1 hanggang 39, ito yung mga siguradong parusa at kondemnasyon ng Diyos sa Israel. So merong general division dito. Una, pinakita ng Diyos mula chapter 1 hanggang chapter 39 na paparusahan sila ng Diyos. Actually, ibibigay sila ng Diyos sa Assyria at Babylon. Magiging alipin sila, magiging captive sila, magiging exile sila ng ibang mga nasyon dahil sa mga pagsuway nila sa Diyos. But in our chapter, dito mismo sa pinanggalingan ng passage natin, makikita natin na yung nagpaparusa, nagdidisiplina, at mabigat na mga salita ng Diyos ay tinutumbasan niya rin ng mga salita na nagbibigay ng kaaliwan. If you would look sa Isaiah chapter 40, verse 1, sa pinakauna, ito yung transition point. Verse 1, sinabi dito, "Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her. Her warfare is ended, to her iniquity is pardoned that she has received from the Lord's hand, a double for all her sins." So pagkatapos ng napakaraming salita ng disiplina at palo mula sa Diyos, ay binigyan dito mula sa chapter na to hanggang onwards na mapagbiyayang mga salita. So hindi ko na-search, hindi ko na maalala rin kung sino yung nagsabi noon, but it rings true. The Lord breaks the hard heart and He heals the broken heart. Binabasag ng Diyos sa pamamagitan ng salita at ebanghelyo yung mga matitigas na puso. At sila na may mga basag ng puso, nabasag ni mga puso nila, sila naman ay binibigyan ng Diyos ng mga malalambot na salita, ng mga nagpapagaling na mga salita. Ang gusto ng Diyos para sa Israel dito ay bigyan sila ng kaaliwan. Gusto ng Diyos na sila, bumalik sila ng may pagsisisi. Gusto niyang ipakita sa kanila yung perpektong kapangyarihan at karunungan niya at yung kahangalan ng pagtitiwala sa mga hindi naman totoong Diyos. And now, in our chapter, or rather in our passage, ano yung kondisyon ng Israel? Ang kondisyon ng Israel sa verse 27 ay kine-question nila yung Diyos. Sabi nila, "My way is hidden from God." Hindi ako nakikita ng Diyos. Hindi niya nakikita yung paghihirap ko.
hindi niya nakikita kung gaano kagrabe yung sitwasyon ko. That is the accusation of Israel to God. Sabi niya, my way is hidden from God. He does not see how hard it is for me in this situation. Dun sa, syempre, sa disciplining na kamay ng Diyos. At ano yung sagot ng Diyos, accusation ng Israel? Ano yung sagot ng Diyos sa sinasabi ng Israel, hindi mo kami nakikita, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa amin, kung gaano kahirap ito para sa amin. In verse 29 and verse 28 and 29, pinakita yun ng Diyos, ano yung sagot niya? His answer is to remind them of who He is and what He can do. Sabi nila, hindi mo naiintindihan ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Ako yung manlilikha. Ako yung may pinakamalakas na pangyarihan. At eto yung mga pwede kong gawin sa inyo. Sino yung Diyos? How did He present Himself? He is the all-powerful Creator Lord and the all-wise wisdom who never grows tired. Sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo naiintindihan? Nahihirapan kayo? Wala ba akong pakialam sa inyo? Have I disregarded you? This is me, and this is what I can do. What can He do? He can give strength to the powerless. Sila na mga hindi na nila kaya, tingin nila hindi na nila kayang lagpasan yung providensya ng Diyos na siya rin nagbigay, sabi ng Diyos, ako to. Ako yung may pinakamalakas na pangyarihan. Ako yung pwede magbigay sa inyo ng lakas para malampasan nyo yan. Yung providensya na siya rin yung nagbigay. So, Isaiah, in this passage, Isaiah confirms that God is not disregarding His people even as they experience a crisis of faith. So, let me give you this message ngayong hapon na ito. This is our message. Ang Diyos ang handang magpalakas sa pananampalatayang handa ng bumagsak. Ang Diyos ang handang magpalakas sa pananampalatayang handa ng bumagsak. God is ready to empower the faith ready to collapse. And I want to clarify this para sa mga nakikinig na malamang ay hindi pa Kristiyano o kaya pwedeng makapanood ng pangangaral na to. Kasi sa kultura ng mga Pilipino, akala ng mga Pilipino lahat tayo may pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Kaya karaniwan yung maririnig sa mga common, nominal, Catholic, Roman Catholic religion na sinasabi nila, pinapalakas ako ng Diyos para malampasan ko yung problema ko. Yan yung common na naririnig dati. Kahit hindi sila naniniwala sa ebanghelyo, wala silang pakialam sa kapatawaran, hindi nila iniisip yung buhay na walang hanggan, wala silang pagtingin sa krus ng Kalbaryo, pero meron pa rin linggo, meron pa rin language, may jargon na Diyos yung dahilan kung ba't ko nalalagpasan yung problema ko. I want to clarify na hindi ito yung pinag-uusapan sa Isaiah 40:27. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito na papalakasin ng Diyos ay pananampalataya sa krus, kay Jesus, sa kapatawaran, sa buhay na walang hanggan. God is not empowering those who are not walking in the narrow road. Hindi pinapalakas ng Diyos. May isa akong napanood, nabasa before, naging viral din siya, na isa siyang LGBTQ. I don't know kung trans or what. Sabi niya, kung ayaw ng Diyos ang LGBTQ, bakit niya ako pinapalakas para malagpasan ko lahat ng problema ko? Yun yung argument niya. Sabi niya, kung ayaw ng Diyos doon sa lifestyle niya, bakit daw siya pinapalakas ng Diyos na nalagpasan niya lahat ng hirap, pagsubok? So that's his argument. Ibig niyang sabihin ay yung Diyos nagbibigay sa kanya ng lakas sa paglagpas sa problema niya. Therefore, God is not against his lifestyle. That is not a biblical argument. Hindi yan ang sinasabi ng kasulatan at hindi yan ang sinasabi sa Isaiah chapter 40. Hindi tinutulak ng Diyos, hindi sinasabi ng Diyos, papalakasin kita para hindi ka magsisi. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos, bibigyan pa ulit kita ng lakas para malagpasan mo yung problema mo kahit wala kang pakialam sa bugtong kong anak. Hindi totoo yun. Nakatalikod sila sa krus. Hindi sila nanampalataya. Hindi ito yung pinag-uusapan dito.
At kung ikaw ay naniniwala sa ganitong klase ng argumento, ng paningin, ng perception, I want you to know, hindi yan ang pagpapalakas ng Diyos. Hindi yan yung sinasabi ng Diyos. Actually, kung nalalagpasan mo yung mga problema mo, biyaya yan ng Diyos para sabihin sa'yo na talikuran mo na yung kasalanan mo. Tumingin ka na sa Panginoong Hesukristo. That is not an affirmation. Yan ay biyaya at kabutihan ng Diyos para talikuran mo yung sarili mong mga kasalanan at magsimula kang maging mananampalataya. Ang panawagan sa inyo ng mga hindi pa Kristiyano ay pagsisisi at pananalig sa bugtong na Diyos na nagkatawang tao, namatay, inilibing at nabuhay na muli at darating. Hindi para sa mga nakatalikod sa Kanya, kung hindi para sa mga nakatingin sa Kanya ng may pag-aasam. Gusto natin i-clarify yun. So ngayon, regarding sa text natin at sa passage natin, pinapakita sa atin dito yung dalawang nakakapagpalaya na katotohanan. Two liberating truths under our message. But number one, there is a faith ready to collapse. And number two, there is a God ready to empower. Una, na liberating truth. May pananampalatayang handang bumagsak. At pangalawa, may Diyos na handang magpalakas. Sa una, a faith ready to collapse. Habang pinangako ng Diyos na palalakasin niya yung pananampalataya, hinayag niya sa salita niya mismo, dito sa mismo sa text natin, na merong panghihina at pagkapagod na kailangang i-recognize. May panghihina at may pagkapagod na kailangang i-recognize in terms sa pananampalataya. May pinagkaiba ang Diyos at yung mga tao ng Diyos. May pinagkaibang Diyos at mga tao ng Diyos. Ang Diyos ay hindi napapagod. Ang Diyos ay hindi napapagod, ang Diyos ay hindi nanghihina, ang Diyos ay hindi nawawalan ng lakas. On the other hand, etong mga tao ng Diyos ay hindi Diyos. Sila ay nanghihina, sila ay napapagod, sila rin ay nauubusan ng lakas. Verse 30, even youths grow tired and weary, young men stumble and fall. Ang binigay na example dito sa text natin ay sila na may pinakamaraming enerhiya, may pinakamaraming lakas. Actually, nag-search ako sa US News, isang website, US News article noong 2018, gumawa sila ng study. At dun sa study nila, na pagtanto nila na yung mga bata, mas marami pa silang lakas kaysa sa mga adult na atleta. Yung mga bata, mas malakas, mas marami pa yung endurance nila, mas malakas pa yung pag-recover nila sa exhaustion kaysa sa mga adult na mga atleta, well-trained na mga atleta. Yung anak ko, 8 months pa lang yun. Napakakulit na. Napakaligalig na. Yung mga lahat ng magulang, isa yung sentimento. Hindi ka pa papagod. Yan ay isang sentimento na hindi ka mapagod. Yung magulang, pagod na siya, nagsisimula pa lang ako. So, yun yung ginamit na example dito, yung mga bata. Yung mga pausbong pa lang sa edad ng buhay niya. At anong sinabi dito sa text natin? Even they who have those at the peak of their energy, at the climax of their strength, are acknowledged to be certainly exhausted, and they will be tired. Kahit sila ng mga pinakamalakas, yung endurance, pinakamalakas, sila yung kabataan, mapapagod din sila. Akala natin parang walang kapaguran, kasi sila yung pinaka-endurance eh. Pero, sabi ng text natin sa verse 30, even youths will be tired. Mapapagod din sila. Manghihina rin sila. They will stumble and fall. So, this text is teaching us that even the strongest gospel faith gets tired. Even the strongest gospel faith gets tired. Maging ang pinakamalakas na ebanghelyong pananampalataya ay napanghihinaan din. Kahit sila na may pinakamaskulado na pananampalataya, pinakamatipuno, pinaka-seasoned na klase ng pananampalataya, they have their moments of weakness. Kapag lumakad tayo sa makipot na daan, hindi lang ito makipot, ito rin ay makakapagod.
may oras na mapapagod tayo. Sabi ni Deacon Danny ng TNC, isa sa mga deacons namin doon when I was still a member there, sabi niya, may mga times na gusto ng magkalasan. May mga times na gusto ng ayawan na lang. Wag na ituloy. Tapos na. Tumigil na lang. And that's true. Even our passage said that. Even the youths grow tired. Even young men fall and stumble. And this will help us, and certainly it will help you, CRO, your soon-to-be church and brotherhood, not to be critical to one another. Isa ito sa nakakapagpalaya na huwag maging masyadong critical sa kapatiran, sa isa't isa. Sila na mga malalakas, masigasig, nasa tuktok ng enerhiya nila bilang mananampalataya, sila na mga bago sa pananampalataya, sila na mga malalakas, kailangan na matutunan na huwag magyabang at maging critical sa mga kapatiran na nanghihina at napapagod. Even our passage was honest enough to say that. So ganun yung mga nasa, yung nasa malakas, kayo nasa tuktok, kayo yung nasa sabihin natin, kayo yung nakatayo ngayon, huwag tayong maging critical sa nanghihina. Huwag nating isipin, ay, bawal yan. Bawal mapagod. Ba't bagal ng lakad mo ngayon? No. Do not be too critical. And, on the other hand, sila na mga nanghihina na, napapagod na, I would also say the same. Huwag kayong maging critical sa mga malalakas. Na parang itong mga nakikita nyo na palaging malakas, huwag nyong isipin na ganyan sila palagi. Sila rin ay napapagod. Pwede hindi nyo rin nakikita. Pwede hindi nila sinasabi. Pero sila rin, there are moments of weaknesses. Huwag nating sabihin na, sila ganito kasi. Hindi. They also have their own weak moments. And this is a liberating truth because it tells us that God understands that we are not Superman. Isipin nyo. Kilala ako ng Diyos. Alam ng Diyos na hindi ako gawa sa bakal. Na alam ng Diyos na meron akong limitasyon. Na alam ng Diyos na hindi ako isang Superman. Sa panahon ng napapagod tayo, we are tired and exhausted, you should look to God. He understands our situation. And for us, we should be honest of our weaknesses and regularly than to pretend having a super faith. Maging honest tayo, nanghihina tayo, napagod tayo. Yun, nanghihina tayo, napagod tayo. Pero, mas maigi na maging honest tayo doon kaysa sa magpanggap tayo na hindi tayo napapagod at hindi tayo nanghihina. Why? Because God understands. This is very freeing. This is very liberating. Kasi nakakapagod magpanggap na malakas. Nakakapagod na gagawin mo lang yon for show. Para lang makita ng iba. Ayokong makita nila ako na nanghihina. Ayokong nakikita nila ako nanghihingi ng tulong. Ayokong makikita nila ako ng ganito. No. That's very, mas nakakapagod pa yun. So ang kailangan mong gawin is stop. Do not pretend that you are strong all the time and without tiredness. Napakaganda rin ito kasi sinasabi sa atin ito na huwag tayong dumepende sa mga sarili natin. Tayo ay mga mahihina, therefore huwag kang sumandal sa sarili mo kasi tayo ay may mga limitasyon. But number two, God ready to empower. May Diyos na handang magpalakas. May pananampalatayang handang bumagsak, pero may Diyos na handang magpalakas. So, nung sinabi sa Isaiah chapter 40 na even youths grow weary and get tired, even young men stumble and fall, hindi nagtapos doon. Ang sinabi ay hindi hahayaan ng Diyos na ganun sila. Hindi sinabing, pagod kayo, may limitasyon kayo, ganyan na. No, hindi hinayaan ng Diyos na nasa ganun silang kalagayan. Ang pangako ng Diyos ay babaguhin, ire-refresh, ire-renew yung pananampalataya ng covenant people niya. This promise is sure. Sigurado na palalakasin sila ng Diyos dahil yung Diyos na nangako
It is He who is the omnipotent Lord. It is He who is the all-powerful and almighty God, Yahweh. And He never gets tired. Verse 28 and 29. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow weary, and His understandings no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. The exhausted faith gets its refreshment from the God of infinite strength. Ang nagpapasigla sa napapagod na pananampalataya ay ang Diyos na hindi nauubusan ng lakas. Siya yung nangako na isusupply yung pananampalataya, palalakasin yung kasiglahan nila. Sino siya? As described in our text. Siya lang naman yung lumikha ng buong universo. Siya lang naman yung lumikha ng lahat. Lahat na nakikita nyo, lahat ng meron, lahat visible and invisible, lahat ng hindi Diyos ay likha ng Diyos. Lahat ng, Diyos ba to? Ay hindi, likha yan ng Diyos. Lahat. Sa universo, mga bituin, mga buwan, sangkalawakan, mundo natin, lahat na nasa mundo natin, nakikita, hindi nakikita, lahat yon ay nilikha ng Diyos mula sa wala. And guess what? Bit-bit-bit niya lahat ng yon. Lahat ng bungsang nilikha ay nasa balikat ng Diyos. Ilang taon na yung mundo natin mula paglikha? So recent nilang, isa yung sa mga sermon namin sa ARBC. Around 6,000 to 10,000 years ang buong mundo. Around. Young Earth creationist tayo. Hindi tayo naniniwala sa Darwinian evolution. So around 6,000 to 10,000 years na yung paglikha ng Diyos. Isipin nyo, simula nung unang segundo ng paglikha niya hanggang ngayon, sino ang may dala? Sino ang nagpapanatili? Sino ang nagsusupply sa lahat ng pag-iral at pagpapatuloy ng lahat ng yon? Diyos. Yung may bit-bit ng lahat ng sanlibutan, hindi tayo lumulutang, hindi tayo nagpapatuloy sa sarili natin. Hindi tayo nandito pa rin tayo, umiikot pa rin yung mundo, nangyayari pa rin lahat ng mga batas ng kalikasan dahil sa Diyos. From day one until today, even until eternity, lahat yon ay buhat-buhat ng Diyos. Siya yung may dahilan kung bakit umiikot yung sanlibutan. Siya yung dahilan kung bakit nagpapatuloy ang lahat ng to. And guess what? Hindi siya napapagod. Sipin yun? 6,000 to 10,000 taon, bit-bit niya lahat tayo. Tapos hindi siya napapagod. Sa Greek mythology, may tinatawag silang si Atlas. Isa siyang sa mga titans. Si Atlas, yung bumubuhat ng mundo. At dun sa Greek mythology, pagod na si Atlas. Buhat na buhat niya yung sanlibutan. Eh yung Earth. Siyempre, myth lang yan. But with God, burnout and fatigue and exhaustion and tiredness are all absent in the vocabulary of God. Siya yung Diyos na hindi napapagod, hindi nababurnout. Tuloy-tuloy, walang tulog. Hindi niya kailangan ng tulog. Siya yung may bit-bit ng lahat. Hindi siya tayo. Hindi siya tao. Siya ay Diyos. Siya ay iba. Ibahin niyo siya. Ibahin natin siya. Siya yung Diyos na may bit-bit ng lahat. And I want you to understand na yung kapangyarihan at lakas ng Diyos na ginagamit niya sa sangnilikha, yun din yung ginagamit niya sa pag-bit-bit sa pananampalataya ng mga Kristiyano. And so much more. So much more. Yung Diyos, yung nagbibigay ng lakas, pero hindi siya nauubusan ng lakas. Pag nagbigay yung Diyos ng lakas, hindi negative 1 sa kanya, hindi minus 1 sa lakas na yun. Ang Diyos pwede siyang magbigay ng lakas ng 10 bilyon na taon at walang nababawas sa kanya. Yun ang Diyos. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Yan siya. Walang bawas. Hindi ito na nababawasan yung lakas niya tapos na susupply. No. Hindi siya nag-recover. God gives but takes nothing. God gives and decreases in nothing. Ito yung Diyos na binabanggit sa Isaiah.
He is the Creator Lord. And siya rin yung humahawak at nagbibigay ng lakas sa mga mananampalataya. Yung Diyos na may bitbit ng mundo mula sa unang araw ay siya rin na Diyos ng mga Kristiyano na nagbibigay ng matiyagang pagpapatuloy. So the challenge for you is hope and seek and pray and wait in times of tiredness that He may renew your strength. Diba yun yung sinabi, those who wait upon the Lord will renew their strength. Kapag nangihina ka, napapagod ka, ubos na yung lakas mo, parang wag na, gumagapang ka na lang, hindi ka na naglalakad sa pananampalataya, gumagapang ka na lang, pilitan na lang. Yun yung mga panahon na dapat kang mas manalangin sa Diyos. At sabi mo, O Diyos, bigyan mo ako ng lakas. O Diyos, napapagod na ako. Pwede mo sabihin yun. Pwede mo sabihin sa Diyos, Panginoon, napapagod na ako. Bigyan niyo po ako ng lakas para makapagpatuloy ako ng may kasiyahan at kasiglahan. At sinabi ng Diyos, He will provide. Yung provision niya ay lakas ng pananampalataya. Yung provision niya ay sigla ng pananampalataya. So, first, we should be honest that there we are tired. And then we should ask God for strength para sa ating pagkapagod. Pangalawa, kapag malakas ka na, kapag ano ka na, masigla sa pananampalataya, papurihan mo ang Diyos. Dahil yung lakas mo hindi galing sa'yo. Yung lakas mo hindi galing sa'yo. Yung Diyos yung nagbibigay ng lakas sa pananampalataya, kaya ka masigla ngayon. Kaya ka masigla kahapon. Palagi kong naririnig yung isang idea na sana mainit ako ngayon katulad nung unang araw na naligtas ako. Very ano yung common kong narinig paulit-ulit sa iba't ibang Kristiyano, hindi lang sa isa. And yung dahilan kung bakit ka mainit nung unang Kristiyano ka ay dahil sa biyaya ng Diyos. Gusto mo yon? Hilingin mo sa Diyos. Do not just be a wishful Christian. Pray for it. Ask God. Hingin mo, Diyos, bigay mo po sa akin to. Huwag ka lang mag-reminix na, oh, 5 years ago, ay, grabe dati, ganito ko. Huwag ka mangarap. Hingin mo sa Diyos. Pinangako niya dito eh. Ang ihilingan natin, yung mga pinangako niya. Kung nangako siya ng lakas at sigla, hingin mo yung lakas at sigla mula sa biyaya ng Diyos. Do not, hindi, Kristiyano tayo, may Diyos tayo. Huwag kang mangarap. Ano mo lang sa hangin. Dati ganito. Huwag ganun. Kristiyano ka, may Diyos ka, sinabi niya, humingi ka sa Kanya. Kumatok ka sa Kanya. Tama yung hinihiling mo. Tama yung gusto mo. Hingin mo yan sa Ama mo. Hindi Kanya bibigyan ng ahas kung hinihingi mo yung tinapay. At kapag malakas ka na, alalahanin mo na hindi galing sa'yo yan. Sa Pilgrim's Progress, may isang scenario doon. So I recommend you to read isa kay John Bunyan, Pilgrim's Progress. Wag lang yung animated, yung libro na lang. Sa Pilgrim's Progress, may isang room doon sa isang bahay, House of the Interpreter, kung saan pinakita nung interpreter kay Christian sa isang room na may isang pader. At may apoy doon sa pader. At sa harap nung pader ay may isang lalaki na binubuhusan niya ng tubig yung apoy. Pinapatay niya yung apoy. Tapos nagtataka si Christian, sabi niya, bakit hindi mamatay-matay yung apoy? Binubuhusan na ng tubig. Tapos si interpreter, dinala niya si Christian sa likod ng pader. At nakita niya may isang lalaki doon na binubuhusan niya naman ng langis yung apoy. So sa harap may nagbubuhos, pinipilit patayin yung apoy. Nasa likod, merong isang lalaki rin na pinipilit buhayin yung apoy. At ininterpret yon nung interpreter doon sa book na yon at sinabi, yung nasa harap na pinipilit tupukin yung apoy, patayin yung apoy ay si Satanas. Pinipilit niyang patayin yung apoy ng pananampalataya at yung lalaki sa likod ay si Jesucristo na nagbibigay ng langis para hindi mawala yung pananampalataya nung mananampalataya, nung Kristiyano. Si Jesus, He is our man. He pours out oil to our faith no matter how exhausted we are, and the fire of faith is not extinguished. Dahil sa Panginoong Jesucristo na patuloy na nananalangin sa atin, si Kristo na patuloy na bumibitbit sa atin, kay Kristo na daladala tayo sa balikat niya, si Jesus na nagpapanatili ng pananampalataya natin, kaya kahit pagod na
may apoy pa rin. Dahil yon sa Panginoong Hesukristo. Si Polycarp, isa sa mga famous quote niya ay nung pinapapili siya, die or deny Jesus. Pero napaka-interesting kasi nung time na yon matanda na siya. Matanda na siya. Kaya ito yung sinabi ni Polycarp, isa siya sa mga church fathers. Sabi niya, 86 years have I served him, Jesus, and he has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? Sabi niya, 86 years. Di natin alam kung edad niya yon, o most probably edad niya yon, or yun yung haba ng taon na converted siya. Di natin alam. Pero ang point, matanda na siya. Sipin niyo, 89 years old ka na, or more, tapos ayaw mong i-deny si Jesus, 89 ka na, ugot-ugot na. Kung normally speaking, ang hina na ng katawan mo, ang dami mo ng nararamdaman. Ngayon, ilang taon pa lang ako, ang dami ng sakit ng katawan mo, isa-isa yung nangyayari na eh. Paano pa yung ganong edad? Talagang ang dami ng mga karamdaman, pero hindi niya pa rin dinedeny si Jesus. I want you to look at old Christians. Sila nasa senior years na. Isang beses nag-visit kami, last October yata yun, sa Redeem by Grace Reform Redeem by Grace Church. Ang mga member doon, halos puro senior. Puro senior. Kabaliktaran namin, pumunta kami, puro young adult. Sila puro senior. At isa yun sa mga hinangaan namin, paano to? Paano to? Paano nangyari na itong mga senior nagpapatuloy pa rin sa pananampalataya for many, many years. Ilang dekada na silang nabubuhay bilang Kristiyano pero hindi sila bumitiw. For sure, ang daming beses na napagod. For sure, ang daming beses na gustong bumitaw. For sure. Pero anong meron? Bakit nagpapatuloy pa rin sila? How did these Christians of 50, 60, 70 years reach until these final years? And the answer is that is God. God held them to the end. Hanggang sa dulo ng mga hininga nila ay hawak-hawak sila ng Diyos, pinanatili sila ng Diyos, binigyan silang lakas ng Diyos. Hindi ba masaya? Hindi ba nakaka-engganyo na isipin kayo? Isa yun sa mga pangarapin nyo. Huwag nang pangarapin, ipanalangin. Na hanggang senior na kayo, kayo pa rin magkakasama. Senior na kami. Senior na kami lahat. Yung mga anak namin, mga kinasa na yan, katandaan na yan, pero magkasama pa rin kayo sa pananampalataya. Gano'ng kasaya yon? Of course, may mga mauuna, may mga mauli, pero sabi mo, magkikita din tayo. Kaluwalhatian. Gano'ng kasaya? At gaano kaluwalhati, gaano nakakapagbigay ng pag-asa na sa haba-haba ng panahon ay masasabi natin na natili dahil sa biyaya ng Diyos. Bilang pagtatapos, we can finish strong in this life of faith not because our dedication is strong, but because God's grace is present. Yung panghuling letra sa tulip, the perseverance of the saints is because it was the preservation of the saints. Ang pagpapatuloy na matyaga ng mga Kristiyano ay ang pangangalaga ng Diyos. Ito ang pangangalaga ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Walang makakakuha sa kanila mula sa Ama, kamay ng Diyos. Ang Isaiah chapter 40 verse 27 hanggang 31 ay mensahe ng Diyos sa atin. At ang pinaka-fitting na reply mula sa mensahe ng Diyos ay yung Psalm 73 verse 26. Ang mensahe sa atin ng Diyos, Isaiah 40, 27 to 31. At ang pinaka-fitting reply dun sa mensahe na yon ay Psalm 73 verse 26. Let me end with this. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Manalangin tayo.
Diyos Ama, maraming salamat po. Kami ay mga mahihina, napapagod, limitado ng mga nilikha, maging ang pananalig namin ay may kahinaan. Inaamin namin ito sa iyo, O Diyos. Dinadala namin sa iyo ito, O Diyos. Pero salamat dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas, hindi lang sa simula. Ang kaligtasan mo hindi simula lang. Ang kaligtasan mo ay mula simula hanggang dulo. Papuri sa iyo, aming Diyos, nagbibigay ng lakas sa mahihina, nagpapalakas ng tuhod ng mga mananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen.